Hello sa inyo lahat mga ka-G-lovers. Bali may dinala sa atin na aayusin. Ang problem nito ay malakas yung ugong. So pag tinis mo naman yung output ng DC ay ng ano nito, ng speaker, yung output natin ay wala naman siyang DC. So hindi lumalabas yung DC. Nakakapagtaka ba't malakas yung ugong? So yan ang ituturo ko sa inyo kung paano natin yan aayusin. So pagpasensya nyo na mga ka-G-lovers yung boses ko kasi medyo sinisipon tayo dahil sa pabago-bago ng panahon. Minsan mainit, minsan maulan. So, sala sa init, sala sa lamig. Joke lang. So, ayan na. Nakita nyo naman, tinis natin, wala siyang DC output. So, inop na natin. Wala siyang DC output nung pagtis natin, di ba? Pero pag kinabitan natin to ng speaker, mapapakinggan nyo na malakas yung ugong. Buti na lang, may protection yung speaker natin na kapasitor. So, at least, kung magkaroon man ng DC to, ay mapoprotektahan yung speaker natin. So, try natin ulit ha. Testingin natin, lagyan natin ng speaker. Pakinggan yung maigi mga ka-G-lovers. Malakas yung ugong yan. So, step by step natin siya ituturo sa inyo kung paano natin siya ayusin, kung saan tayo mag-aayos, at kung saan tayo mag-check. So, kabitan muna natin ito ng speaker at pakinggan natin mga ka-G-lovers yung ugong nito. Bali, ginagamit ito sa video, okay? Nung sabi na may-ari, in-stack niya daw, tapos paggamit niya, ay biglang ganito umugong siya. Bali, dalawa yung dinala niya, pati yung isang player pa. Yung player ay okay na, inayos ko na kasi pinalitan ko lang siya ng lens. Lens ang problem nun. So, itong amplifier niya, ang problema talaga ito, malakas ang ugong. So, ginawa natin ang video, baka sakaling may mga baguhan na manonood, at least maturuan natin sila kung paano natin ayusin yung ganitong problema. So, ito na mga ka-G-lovers, testingin na natin, pakinggan yung maigi. So, pagpasensya nyo na mga ka-G-lovers kung inalisan ko siya ng background music, ay background music, o basta background. Kasi nag-uusap yung customer ko at yung busing ko, tapos yung isa pang customer natin, ang pinag-uusapan nila yung tungkol sa gira. So, inalisan ko na ng sound para hindi nyo mapakinggan yung pinag-uusapan nila kasi. So, buksan muna natin to. Habang binubuksan natin to, kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kong updated sa mga ina-upload natin na video. So, huwag nyo na makalimutan mag-hit ng like button, then pa-share na lang ng ating video para mas madami pa tayong maturuan. So, tingnan natin yung loob nito mga ka-G-lovers. So, nung binuksan na natin, ito na mabubungada natin. Imitation to mga ka-G-lovers, kita nyo. Palamuti yung apat siguro nito, yung mga malaking output. Yung apat nito ay active. So, talagang imitation to. Bali, yung apat lang ang gumagana dyan. So, tig-dalawa sila. Dalawang A1941 at dalawang C5198 pala. So, kitang-kita nyo naman. Sa hugis pa lang ng output transistor ay talagang peaky. So, pag tinignan natin to, wala yung connection doon sa likod. So, probado ko na yan kasi lagi kong na-encounter yung mga ganitong unit. Hindi pala naka-plug in. So, plug in natin ulit. So, pakinggan nyo yung ugong ito naman napakalakas. So, ayan na mga ka-G-lovers. Malakas yung ugong niya. So, paano ba natin to i-repair? So, tanggalin ko muna to para hindi masira yung speaker natin sa ugong. So, paano ba natin to i-repair? So, una muna natin gagawin ay mag-voltage check tayo. Dahil sa pag-voltage check natin dito, malalaman agad natin kung saan ba yung may problema nito. So, paano ba natin malalaman dahil sa pag-voltage check lang? So, ganito yan mga ka-G-lovers. Once agad ang voltage biasing nito, ibig sabihin kapasitor yung problema niyan or sa input board o pwede rin sa tone control. Kaya umuugong. Pag hindi good ang voltage biasing, sa drive PD ang problema niyan.
So, nag-gets yung mga kajilabers. Pag hindi good yung voltage biasing nito, sa drive ang problema niyan. Pero pag good yung voltage biasing, ibig sabihin, pwedeng sira yung capacitor nito or input board or tone control. So, yan yung pagpipilian natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, wala tong connection kasi palamot ito. Dito tayo magsimula. So, mayroon tayong 0.3. So, ito wala dahil walang connection. Yon, doon naman tayo sa kabila, 0.3. So, doon naman tayo sa may bandang itaas, 0.5 at 0.3. So, ibig sabihin, good naman yung voltage biasing. So, itong apat na to ay wala talaga itong supply kasi fake nga. Yan o, yung malalaki na yan ay imitation yan. So, dahil okay yung ano voltage biasing natin, ibig sabihin may posibilidad na may sira yung capacitor nito sa input board or sa tone control. So bago ang lahat, i-check muna natin yung capacitor nito kasi yan ang pinaka basic. So i-check muna natin yung dalawang filter capacitor, tingnan natin. So ganito naman yung scenario niyan. Pag good naman yung capacitor, nakita natin good naman, na-test natin good, ibig sabihin, sa input board tayo mag-check or sa tone control. Pwedeng mga op-amp o may mga nag-leak dyan na ano, na capacitor or mga kinalawang na resistor. Pwedeng mangyari yan. Tapos, kung wala pa rin dyan, sa input tayo, pwedeng yung IC na CD4050 to BE, siya rin, nakakapaugong din yan. So, bali, baklasin muna natin to mga kajilabers, tapos testing tayo. So, magti-testing tayo. So, fast forward lang natin to. So, nalisan na natin siya ng tornilyo. So, linilinisan ko muna. So, may nagtatanong sa akin sa comment, ba't mahilig daw ako sa saw? So, mahilig tayo sa saw. So, joke lang. So, expression ko lang yan mga kajilabers. So, nasanay lang siguro ako. So, alam mo naman, mahilig tayo mag-English. Kaya, saw. So, pagkatapos natin tong malinisan mga kajilabers, syempre, ito na, titest na natin yung capacitor nito. Ang hirap palang tanggalin yan. So, ito, tanggalin muna natin yung capacitor. Pansin nyo ba yung board? Bali, wala pa tong history ng repair. So, tayong unang naka-repair. Sabi rin na may-ari, tayo ang unang naka-repair. Kita nyo yung mga output na sinasabi kong palamuti, wala siyang connection. So, hindi siya nakakabit. Talagang grabe yung pagka-imitation nito. Pero okay naman yung tunog nito. So, tanggalin natin yung capacitor. So, napakasarap ayusin ito mga kajilabers kasi tayong unang naka-repair. So, tanggalin natin capacitor, tingnan natin ang maigi kung sira ba o hindi. So, dyan natin malalaman pag natanggal natin. So, 3.3 na lang yung voltage sa kabila ay wala na kasi ohms na yung nadidetect natin. So, dahil wala naman voltage sa tira, so pwede na tayong mag-solder nyan. Yung isa ay mababa na lang yan, wala nang problema. So, ganyan yung pag-test natin mga kajilabers. Napaka-importante i-test nyo yung filter capacitor bago kayo mag-resolder. Delikado kasi yan. Halimbawa, nag-solder kayo may tira yung capacitor. Tapos natutunaw yung lead. Nabiglaan yung na-short. So, tilamsik yan. Sigurado yan. Kaya, safety first. So, huwag magmadali. Daan-dahan, relax sa pag-repair. So, isipin nyo, parang naglalaro lang kayo. So, tanggalin natin yung capacitor. So, ito, natanggalin natin yung capacitor. Nung tiningnan natin, may kalawang nga. Tapos, parang umangat na. So, nag-deform na yung capacitor. So, hindi natin masabi kung good o okay. Basta nakikita ko,
Kinalawang siya at nag-deform. Yung isa naman, tingnan natin. Oh, yun. Nakita nyo mga ka-J-lovers? Ah, hindi nyo nakita. Ako lang nakakita. So, ilapit natin. Kita nyo, naputol yung paa. So, ibig sabihin, grabe yung pagkakalawang nito. So, ito yung dahilan ba't siya umuugong. So, probado na ito mga ka-J-lovers. Ito yung dahilan kaya siya umuugong. Putol na paa dahil sa kalawang at nag-deform. So, ibig sabihin, kailangan na natin itong palitan yung dalawa nito. Kasi parehas na sila may kalawang, wag lang isa yung palitan natin, baka kasi masira yung isa, madamay pa yung bago natin. So ito ay 10,000 UF, 63 volts. So barili na yung paa oh, dahil sa kalawang. So kukuha lang ako ng kapasitor. So bago tayo kumuha, siyempre tanggalin ko muna tong mga nakaharang na lead sa kakabitan natin. So, napakarili lang, di ba, sa pag-aayos. Pero hindi pa natin alam kung magno-normal na ba yung tunog pag napalitan natin ng filter capacitor. So, hindi pa natin alam. Malalaman natin to pag naikabit na natin siya. So, tamang-tama to sa mga baguhan na hindi pa kabisado yung pag-repair ng mga ganitong unit o pag-repair ng amplifier. So, pag hindi mo kasi kabisado, parang mahihirapan ka nito kung saan ka magsisimula o kung paano mo siya ayusin. Pero pag kabisado mo naman siya, kasi nakita mo na may idea ka na, so pwede ka na rekta na mag-test dito. So ito yung kinuha natin na kapasitor, magkaiba to. Isang 10,000 UF 80 volts at 10,000 UF 100 volts. Wala akong 63 volts, naubos na. So pwede itong gamitin dalawa na to. Kung alin yung gusto mo, kung 100 or 80. So, pares yan. Di ba, aling tumaas yung voltahe, wag lang bumaba. So, okay, 10,000 UF. Siguro ito na lang 80 volts ang kukunin natin. Palitan natin yung isang 100 volts. So, pinakita ko lang sa inyo na pwede natin gamitin yon. So, ito na, pares na itong 80 volts. Yan, pares ng 80 volts. So, pwede na natin itong ikabit dito. Tapos, ititest natin kung mag-ugong pa ba. Pag hindi na nag-ugong, ay 100% baka tumunog na yan. So, yan yung alam ko. So, di ba napakadali lang? Basta marunong ka lang mag-test. So, ito yung mga dapat mong matutunan sa pag-repair naman ganitong amplifier. Una, marunong ka dapat mag-analyze. So, i-analyze mo ang problema. So, ganito yung problema. O saan ba ako magsisimula? Saan ba yung posibilidad na may sira? So, paano natin to i-repair? So, yan. I-analyze mo muna. So, pangalawa naman ay pwede ka mag-physical check. Tingnan-tingnan mo kung may mga lumubo ba, may sumabog, may mga kinalawang. So, ganyan yan. Next naman yan, mag-voltage check ka, tapos audio test. So, yan lang yung mga kailangan mong gawin. So, mag-test ka pa pala ng mga parts kung sira ba o good. Bali, yung mga ganitong unit kasi, napakadali naman itong ayusin kasi available yung parts. Yung ang pinaka-importante niyan mga ka-G-lovers. Basta mag-aayos ka, dapat available yung parts. Tulad nito, available yung mga parts. Di tulad ng mga imported. Kaya minsan ayaw ko mag-repair ng mga imported kasi nahihirapan ako maghanap ng parts lalo na dito sa lugar namin na malayo sa bilihan ng mga ganyan na parts yung mga imported. Maganda siguro niyan kung nasa Maynila ka, at least madali kang makahanap kasi madami kang tindahan na pwedeng hanapan doon. So, dito kasi sa amin mahirap. Kahit mag-online ka, mahirap din maghanap. So, ito na mga ka-G-lovers, nakabitan natin yung kapasitor. Siyempre, next natin ito ay testing natin kung uugong pa ba siya. Kung hindi na siya umugong, malamang sa malamang, baka okay na yan. Pero pag umugong pa rin, recheck tayo. So, ibig sabihin, may sira pang iba. So, saglit lang tayo promote ng ating channel. So, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating channel, please subscribe. Para naman
madagdagan yung mga follower natin. So, pahit na rin ang like button at notification bell para lagi kong updated. So, yan. Tapos na tayo maglinis. So, pagpasensya nyo na lang yung boses ko. Medyo iba kasi sinisipon tayo. So, kamit lang natin to. Tapos, try na natin siyang itesting. So, sana gumana na to. So, sa mga baguhan, sana naintindihan nyo yung mga pinagtuturo natin at yung pinagsasabi natin para hindi naman useless yung pinagsasabi natin. So, lagyan ko lang siguro ng isang tornilyo, di lang malaglag yung board. Okay. So, kabitan na natin siya ng speaker. So, dito na tayo magkakaalamanan kung mag-uugong pa ba to. So, mamaya lalagyan na natin to ng background. So, mapapakinggan nyo na yung mga pinag-uusapan dito. So, pagpasinsyan nyo na mga kajilabers. So, medyo maingay sila. So, plug-in na natin. Nag-video okay sa kuya na sa... Tapos, internet. Power on natin. Ako internet man yan ko. Nag-video okay. Pag ano, eskulahan pag ngayon kami ng enohan. Kalakihan. So wala na siyang ugol. So okay na siya. So try natin imputan na music. Subalit tinis ko muna yung volume control niya bago ako nag-input ng music. So nagragasak siya. So ibig sabihin meron siyang rumi o sirato. So nilinisan ko muna siya ng contact cleaner, yung Philips na ginagamit natin. Tapos tisingin natin ulit kung hindi na ba siya magragasak. So ayan na, okay na siya, wala na siyang ragasak at malinaw na rin yung audio. So inputan ko lang siya ng music, tapos ready for testing natin. So thank you very much sa mga kajilabers sa lagi niyo pagsubaybay ha sa ating channel. So magpapasalamat na ako para diretso na yung ano natin, yung testing nito. So diretso na tayo patugtog ng music. So maraming salamat. Pero maana na. Maana na, wala na siya ako. Ano ba siya ako?